Isa pong malungkot at nakakagulat na balita po, no? Yung pagpanaw ni Sir Mike Enriquez sa edad na 71 years old. Siya po ay respetado at talaga namang pinagkakatiwala ang broadcaster dito sa bansa natin na talagang nagsilbi sa atin ng ilang dekada ng tapat na pagbabalita. According po sa statement ng GMA Network, it is with profound sadness that GMA Network announces the passing of our beloved kapuso, Mr. Miguel Mike C. Enriquez, who peacefully joined our creator on August 29, 2023. His dedication to the industry will serve as an inspiration to all. Actually, naikwento ni Sir Mike yung mga karamdaman niya sa isang video. So, sabay-sabay natin panoorin. And for awareness ng karamihan, magbibigay din po ako ng inputs ko. Kauna-una ang pagkakataon sa buhay ko na nagpadala ako sa ospital. Sabi nila, Mr. Enriquez, ito pong itsura ng baga na normal. Lungs. Itim. Yung dalawa yung lungs, ganun. Okay, so ito yung picture ng lungs na normal. So kung nakikita nyo dyan, andyan yung ribs, yung mga buto, puso, hindi malaki yung puso, normal yung size niya. Tapos yung sinasabi ni Sir Mike na itim, yan yung hangin. So kapag normal na x-ray ng lungs, dapat po maitim po talaga yan. Kung may mga puti-puti dyan, abnormal po yun. Pero may mga x-ray din po ng baga na kung saan sobra naman yung itim. Ibig sabihin sobrang dami nung hangin sa baga mo. Hindi rin po normal yung ganun. Kadalasan nakikita yan sa mga pasyenteng merong COPD, sa pasyenteng merong asthma. Kaya nagre-request yung mga doktor ng x-ray kasi sa x-ray pa lang, ang dami na nating pwedeng makitang sakit. Ito po ang itsura ng baga nyo. Puti, lunod na sa tubig at sa fluid, kaya kayo hindi makahinga, sabing gano'n. Okay, so yung sa case ni Sir Mike, sinabi ko kanina, lahat ng maputi sa baga, abnormal yon. So yung kay Sir Mike, tubig yung nakita sa baga niya. Yun yung tinatawag na pleural effusion. Yung baga kasi natin, dalawa yung lining niyan. Isang lining sa loob, isang lining sa may bandang labas. Ngayon, sa pleural effusion, nagkakaroon ng tubig dun sa pagitan nung dalawang lining na yon. So kapag nagkaroon ng tubig dun, ang tendency, may ipit yung lungs, may hirapan huminga yung pasyente. Dok, saan po nakuha? Marami po. Pwedeng infection, common yan. Pwedeng meron kang sakit sa puso. Kasi kapag pangit yung tibok ng puso mo, pangit din yung sirkulasyon ng dugo, nagkakaroon ng tubig sa baga. Pwede rin pong sakit sa atay. Kung di gumagana yung atay, ang tendency ng tubig sa katawan dumadami. Pwede rin yung baga mo eh merong bukol, tinatawag nating malignancy sa mga pasyente may cancer. Itong cancer kasi, ang tendency niyan kumakalat yan sa baga, tapos isa sa mga consequence niyan, nagkakaroon ng tubig sa baga. Also sa mga pasyenteng merong sakit sa bato, ang mga pasyenteng medyo bumigay na yung function ng bato nila, so hindi sila makaihi, lahat ng tubig sa katawan na iipon. Saan pumupunta yung tubig, commonly sa baga pumupunta yan, pwede sa tiyan, pwede rin sa paa. Kailangan natin tanggalin yan. At isang paraan dyan, dialysis. Tapos, yung kidney ko pala, ay wala na, oh, borak na. Lahat ng test, ginawa. Nabanggit ni Sir Mike, no, na in-advisean siya ng doktor na kailangan tanggalin yung tubig sa baga at isa nga sa ways para matanggal yung sobrang tubig sa baga ay yung dialysis. Ang kidney po kasi natin, sobrang vital niyan. Kahit maliit lang yan. Isa sa mga function niyan sa katawan, siya yung nagtatanggal ng toxin. Lahat ng impurities sa dugo mo, siya yung nagtatanggal nun as a form of urine, ihe. Siya din nagre-regula ng mga electrolytes mo, yung mga sodium, mga potassium. Importante din siya sa paggawa ng vitamin D. Yung vitamin D po, kailangan ng buto natin yan para maging strong. And of course, yung kidney, nagre-regulate din yan ng BP natin. So imagine po ninyo yung function ng kidney, maliit lang siya pero sobrang dami. So dito na po papasok yung importansya na pangalagaan natin yung kidneys natin. Sa pagtanggal ng tubig sa baga, aside sa dialysis, meron din tayong tinatawag na thoracentesis. Ang ginagawa natin dyan, meron tayong ultrasound. So yung ultrasound na yun, ilalapat natin dito sa tagiliran ng pasyente. Sa kabilang kamay, meron tayong needle. Malambot lang naman yung needle na yun. So hindi yun nakapuncture basta-basta ng baga nyo. So gamit yung ultrasound, nahanap tayo ng best spot para tusukin yung pasyente. Syempre, iiwas tayo dun sa mga vital na structure, sa ribs, sa mga ugat. Kaya tayo gumagamit ng ultrasound para safe. Pagkapasok ng needle, pag ando na siya sa fluid mismo, hahatakin na natin yung tubig sa baga using syringe, tapos ikakabit natin yan sa bag. Ang dialysis naman po, ina-advise yan sa mga pasyenteng merong sira yung kidney para yung dialysis na mismo yung magfa-function as kidney. Kumbaga siya yung artificial na bato ng pasyente. So yung mga naipon na toxin ng katawan, yung mga naipon na tubig ng katawan since hindi na mailabas normally ng pasyente kasi nga sira yung kidney niya, yung dialysis na yung tutulong para mailabas yon lahat ng pasyente. Ano ba, puprograma ko hanggang alas 9, diretso ka agad ako sa ospital para sa dialysis, 4 oras. Pagkatapos ng dialysis, konting pahinga. Tapos trabaho ulit. According po sa The Manila Times, si Sir Mike Enriquez ay nag-underwent din ng kidney transplant and heart surgery. Walang sekreto, basta mahalin mo lang yung profesyon mo. Huwag kayong papasok sa isang profesyon
na hindi nyo mahal. Doc, ano po yung mga warning signs na posible na nagkakaroon na ng sira yung kidney namin? Unang-una dyan, nababawasan po yung dalas or yung dami nung pag-ihi nyo. Pwedeng mahirapan po kayo huminga kasi nga nagkakaroon ng tubig sa baga. Pwedeng mahirapan maglakad kasi namamanas or lumalaki yung paa. Pwedeng lagi po kayong nahahapo, tutulog-tulog, nahihilo. Yung iba naman, sumasakit yung balakang. Tapos yung iba, sumasakit yung sa may dibdib nila. Kung meron po kayo ng mga to, lalo na kung meron kayong mga family history na nagkaroon ng sakit sa bato, diabetes, high blood, magpa-check na po agad sa doktor. So ano po yung mga kailangan nating gawin para makaiwas sa mga gantong karamdaman? Of course, kung meron po tayong mga comorbidities, mga high blood, mga diabetes, huwag natin kakalimutan na magpa-check sa doktor at i-update yung maintenance natin kung tama pa ba yung dosage nun, kung tama pa ba yung pag-inom natin. Huwag din po tayong makakalimot na magpa-regular na laboratory para ma-check yung creatinine, kung sobrang taas na ba, kung normal or mababa, para ma-check yung mga cholesterol sa dugo. Kung overweight po tayo, magbawas tayo ng timbang. Panatili natin normal yung BMI natin. Umiwas sa sigarilyo, umiwas sa alak, umiwas din po sa mga maalat na pagkain at damihan ng pagkain ng prutas at gulay. Kung meron kayong mga tanong, comment down below. And kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Sa naiwang pamilya po ni Sir Mike, naikaramay po ako.